Hello mga kasuki, panibagong araw, panibagong taon ngayong araw na ito. Nauna nga palang gumising ang aking asawa kaya siya na nga una nag-open ang aming store. Pagising ko nga ay sinabihan ko ang aking asawa na magtapon nga ng basura. At ako naman ay nagtimpla na nga ng kape para nga mainitan ang aming mga sikmura. Napakasarap talagang salubungin ang bagong taon, bagong taon, bagong pag-asa. At ang bagong taon sa mamalasayang okasyong ay pinagdiriwangan ng lahat. Bago pa man nga ang paghihiwalay ng taon, inihanda na nga ng bawat tahanan ang pagsasalu-saluhan ng pamilya sa paghihintay ng hudyat ng panibagong taong darating. Ririnig din natin ang mga mag-iingayang paputok, fireworks at iba pa. Nakapag-video nga pala ako ng 31 ng gabi. At makikita nga sa dilim yung mga nagiliwanag na mga paputok. Kaso ang problema ay wala nga akong maipakita ngayong araw na ito. At pagising ko nga ng umaga, pagtingin ko sa cellphone ko sa camera ay nakita ko ay wala na nga kahit isang mga picture. Kaya ang mangyari ay ni-reboot na namin ito. Kaya yung mga video ko ng bagong taon ay hindi ko na nga ito napanood. Nakapanghinayang talaga pero wala naman talaga tayong magagawa. Pagkatapos nga namin magkape ay hinugasan ko na ito. Bukod nga rito ay meron dito mga pinagkainan. Di na nga ito nahugasan kagabi dahil tinamad na yata yung tagahugas namin ng pinggan. Dahil ako nga unang nagising sa amin kaya minabuti ko nang ako na nga maghugas ng pinggan. Hugasan na nga natin ito lahat para wala na tayo makitang karat dito nga sa lababo. Pagkatapos nga pala namin magkape kay na aking asawa ay nagbiyahe na nga rin siya. At mga ilang oras nga ay uwi na naman yung para nga mananghalian. At mamaya nga ay pagkahugas ko nga rito ng pinggan ay magluluto na nga ako ng kanin at ng ulam. At buti na nga lang habang naghuhugas ako ng pinggan ay wala nang masyadong bumibili. Sapagkat ang ito ay wala pa rin pala akong maisip na aming uulamin. Eh pagkakataon kasi pag umuwi na ang aking asawa dito ay may uwi na nga siyang lutong ulam o di kaya ay lulutuin kong ulam. Pero ang mahalaga nga ay magluluto muna ako ng kanin. Pero kung wala naman siyang dalang ulam, mag-iisip na lamang kami sa aming tindahan kung ano nga ang aming uulamin. At kadalasan naman mga dilata nga makikita natin sa may tindahan. Okay na yun, bahat makaraos tayo sa tanghalian. Dito nga ay nagising na nga rin ang aming anak, sinabihan ko nga na maglinis naman sa taas ng bahay. Magpunas-punas at magwalis naman para nga maalis ang mga rinit at magaspang pag tayo ngayong maapak dahil ramdam nga natin ito. Sa ubaga nga, pagbaba ko nga rito ay hindi na nga ako ganun tumataas dahil dito na nga ako umiistay sa aming tindahan. Kaya hindi ko na nga magawang maglinis sa may taas ng aming bahay. Dito pa nga lang sa baba ng aming bahay ay busy na nga ako. Pagkatapos nga rito mamaya ay magluluto na nga ako ng kanin. Kanin muna nga aking iluluto, antayin ko na nga lang aking asawa kung meron niyang dala itong ulam. Sa inyo naman mga kasuki, kumusta naman ang ating bagong taon? Ang mahalaga naman dito ay walang karamdaman ang ating buong pamilya. Dito ngayon masaya na tayo ngayong pagpasok ng bagong taon. Happy New Year po sa ating lahat, sasalubungin natin itong may ngiti at saya. At na makapaghugas na ako ng pinggan at makaluto na nga ng kanin, eh dito na nga ako sa may tindahan i-stay. At syempre, katulad nga ng dati, magpupunas-punas at mag-aayos-ayos na aking store. At kagabi nga, hindi nga ako nakapagligpit ng aming karat dahil natulog na nga kami ng medyo maaga. Nakakapagod din kasi noong mga nakarang araw na nagluto rin kami ng merienda. May mga nag-order kasi sa amin na merienda at inabot na nga kami ng gabi kaka-deliver. Mga order ng aking mga kasuki, dagdag ng kanilang panghanda sa New Year. Dito nga sa video na ito, pagkakataon ko na nga ito para magpasalamat sa aking mga kasuki. Hindi ko na nga kayo isa-isahin dahil medyo marami nga kayo. Sana ay mapanood nyo itong video na ito. Maraming salamat sa inyo. Sana ay huwag kayo magkasawa sa pag-order sa amin. Dito nga mga kasuki, tuloy-tuloy pangalan ako sa pag-aayos at paglilinis sa aking store. At ngayon nga rin ay mamimili nga rin kami ng mga soft drinks kasi noong mga nakaraan ay naubos ang aming mga tindang mga soft drinks. At ngayong araw nga na ito talagang naubos nga ang aming mga tindang soft drinks. At na matapos na ako sa pag-aayos-ayos at paglilinis nga ng aking tindahan, ay nagwalis naman ako sa pinakababa ng aking store. Yung mga sulok-sulok nga at pinakagilid nito ay kailangan ko nga itong walisin. Ganito rin ba kayo mga kasuki, pang magwawalis tayo ay may makikita tayong barya mga piso-piso. Ito nga yung pang may bibili ay hinahagis natin sa pinakalagayan at ito nga ay tatapon. Pag maglilinis na nga tayo ay makikita natin ito sa pinakababa. At isa nga sa dahilan yung nagmamadali tayo kaya tumatalsik yung mga barya. At lumipas na nga mga oras ay dumating na nga rin aking asawa. Sabi ko nga sa kanya ay bumili na nga siya ng mga soap drinks. Pag may mga bibili nga na ating mga customer ay wala nga tayong maibigay. Madali lang naman utusan ng aking asawa basta maibigay ko lang ang pera ay bibili na siya kaagad. At buti na nga lang ay meron tayong service para makuha natin kaagad ang ating mga bibilin. Pag nag-order pa kasi kami, matagal nga itong ma-deliver. Maganda kasi pag tayo nga mag-pick up, meron tayo kaagad na mabebenta. At di nga rin nagtagal ay dumating na rin aking asawa. Pinasok na nga namin isa-isa yung mga soap drinks. At kailangan na nga natin ilagay sa rep para nga lumamig. Mga suki ko nga na mahihilig sa malalamig, gusto pa nga nila yung nagyeyelo. Shout out sa mga suki kong mahihilig sa soap drinks. Na ito nga ginagawa na nilang tubig, hinay-hinay lang tayo mga kasuki. At bandang hapon nga mga kasuki, buti na lamang ay dumaan ang nagagawa sa amin ng washing machine. Kung maalala nyo nga po, ipinaayos na namin ito ng sanhi nga po and dryer. Hindi nga ito umiikot, dahilan nga nito ipinalitan na nga ito ng kapasitor. So ang dahilan ngayon ang pagkasira ng aming washing machine ay ang motor. At sabi nga ng gumagawa ay kailangan na nga namin palitan yung motor. Ginawa nga namin ay pinalitan na nga namin at bumili na nga ng bago para tuluyan na nga itong magawa. At salamat nga ituluyan na nga itong nagawa bago nga namin ito ipasok sa loob ng bahay. Kinakailangan muna namin itong linisin. Maganda talaga pag meron tayong washing
washing machine. At dito nga hindi tayo mahirapang maglaba, lalo na't pag marami nga tayong labahin. Pinasok na namin ito sa loob nga ng bahay namin para ready na nga ako maglaba. Ilang araw na nga aking mga labahin, kaya kailangan ko na nga maglaba. Kaya nga siguro madalas masira ang aming washing gawa nga na medyo matagal na nga ito. Fast forward tayo mga kasuki, natapos din ang aking paglaba. Mabilis nga talaga tayo maglaba pag washing nga ang ating mga gamit. Napabilis nga rin ako gawa nga na meron din bantay sa aking tindahan. Kailangan natin ang washing machine upang mapadali ang ating mga trabaho, lalo na at may iba pa tayo mga gawain bahay. At dahil gawa na nga ang aming washing machine at maraming akong laban, ay sinulit ko na talaga ang aking paglaba. Tama-tama naman ay medyo makulimlim tayo ngayon, kaya din dryer ko na nga rin ito. Isa rin sa kagandaan, pag meron nga tayong washing machine at meron tayong dryer, ay maganda nga ito. Kaunting hangin nga lamang ito para kagad nga itong matuyo. Dahil marami nga ako nilaban, yung iba nga dito ko na nilagay sa may loob. At hanggang dito na lamang. Happy New Year! Thank you for watching!